So, pag nakita nyo na nag-brown na siya ng ganyan at hindi pa siya malutong, okay lang siya guys. Hahanguin nyo na siya ulit muna. Dahil kasi yan, mamaya, ibabalik natin siya ulit. So, kailangan naka-drain. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Hi guys! It's me, Shasha Colme. Ngayon guys, nandito na naman ako sa kusina dahil meron akong i-share na naman sa inyo dahil na lagi kong ginagawa. Ngayon, gagawa tayo ng crispy pork belly. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa at madali lang naman siya at hindi matagal ang preparation at tiyak na magugustuhan nyo rin ito. So, papakita ko na sa inyo yung aking mga ingredients. Meron ako dito guys na quick cook belly slice. Ayan ang gagamitin natin. At meron tayong buong garlic. At meron din tayong crushed garlic. Meron tayong corn flour. At meron tayong light soy sauce, salt, and white pepper. So, yun lang yung ating mga ingredients. At papakita ko sa inyo kung paano gagamitin at saan gagamitin itong mga bawang na sobrang dami dito. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo guys ang simpleng preparation nitong ating crispy pork belly slices. Itong ating pork belly slices, ibababad natin ito sa ating mga ingredients. Isang ko lang siya. So, ganito yung kanyang itsura. So, kailangan ko ng tongs. Ganito yung kanyang itsura, guys. Maninipis lang na parang bacon. Sobrang nipis lang niya. Ayan, ganyan. So, ang gagawin natin, ilalagay natin dito sa bowl para ibababad natin dyan. So, lalagay ko na yan dyan. At ito, para lang siyang bacon, pwede siyang gupitin dahil sobrang haba niya. Bahala na kayo kung gaano kahaba yung gusto nyo. So, yan. Gagawin lang natin siya ng crispy. Okay lang, guys, kung medyo may mga mahahaba pa. Dahil mamaya yan, liliit naman siya mamaya. So, ganyan lang yung ating gagawin. At maglalagay tayo ng ating crushed garlic. Ito yung ating crushed garlic. Isang buo siya, guys. Yung ating garlic. Ika-crush nyo siya. Durugin. And, at ihahalo natin dito. Gamitin ko na lang itong tongs. Ayan. Nalagyan natin siya ng 1 tablespoon na light soy sauce. Gamitin nyo yung light soy sauce kasi pagka dark soy sauce, masyadong maitim. So, light soy sauce yung gagamitin natin. 1 tablespoon lang. So, ganyan lang siya. Pagkatapos ng light soy sauce, mag-a-add tayo ng 2 tablespoons of water. So, ito lang siya. Ganyan lang kalami yung tubig na ilalagay natin. At 1 teaspoon na salt. Dahil meron na tayong soy sauce, so ilalagay lang natin siya dyan. Sukatin natin, baka masobrahan tayo sa ating asin. So, ayan. 1 teaspoon of salt. At yung ating white pepper. Maglalagay din tayo. Depende na lang sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo na lalagyan ng, kung mahilig kayo sa pepper, di dagdagan nyo. So, ayan lang yung ating pambabad ng ating belly slices. Ganito yung itsura ng ating belly slices na ilagay lang natin yung mga ingredients natin. So, haluin lang natin at ibababad natin to na mga 30 minutes lang para kumapit lang yung mga bawang at toyo na nilagay natin. Yung mga iba pa. So, ayan, ganyan lang.
At hihintay lang natin siya ng mga 30 minutes lang yung pagbababad nito. At pwede na natin siyang uumpisahan lutuin. So, ito guys, naka 30 minutes na itong nakababad. At ang gagawin naman natin ngayon ay itong ating cornstarch. Ilalagay natin dito. At lahat nitong belly na to, na slices, ay ilalagay natin sa cornstarch. Pero itong cornstarch natin ay wala na siyang ibang ihahalo. Purong cornstarch lang. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng flour. Ito yung binabad natin at ilalagay na natin siya dito sa cornstarch natin. Ayan. Ganyanin nyo lang siya. Ganito yung mangyayari sa ating belly na nilagyan ng cornstarch. Lagyan mo lang siya at ilalagay natin siya dito sa plato. Tapos, hahaya lang natin siya ulit ng 30 minutes para ma-absorb niya yung cornstarch para pamaya pag pinirito natin siya ganyan. Ganyan lang siya. Ilalagay lang natin siya lahat dito. So, ayan. Ganyan. Ganito ang mangyayari yung ating belly na nilagyan ng cornstarch na after mga 30 minutes na, nag-absorb na yung cornstarch sa kanya at ganito siya. Ito, makikita nyo, hindi pa masyado nag-absorb yung kanyang cornstarch sa belly natin. Pero yung the rest ay nag-iba na siya ng kulay. So ngayon, nagpapainit na rin ako ng mantika. Kailangan maraming mantika para pag nilagay natin itong ating belly ay nakalubog siya doon. Pero ngayon, itong ating garlic, ganito lang guys yung gagawin nyo. Medyo parang pipisain nyo lang siya ng konti. Tapos, huwag nyo masyadong durog na katulad ng nilagay natin kanina yung durog na durog. Ito, pipisain nyo lang siya ng konti. Konti lang dahil ayan ang mangyayari sa kanya. At yan ang uunahin natin iluto ngayon dito. Hey guys, mainit na yung ating mantika kahit hindi siya yung mainit na mainit. Yung kahit tama lang. At tapos, ilalagay na natin itong ating garlic. Nagbukas ako ng exhaust pan kasi baka umusok ng husto. So, baka mag-alarm. So, ayan siya. Ganito lang yung ating gagawin sa ating garlic. Papry lang natin siya ng kaunti. So, ganyan lang. Halu-haluin mo lang. Hayaan mo may balat, guys. Kasi, yung balat ang nagpapalasa dito. Nag-a-add siya ng bango sa ating lulutuin. So, ganyan ang ating pagpa-fry ng ating garlic. Ang bango niya. Sobra. Ito na yung ating garlic na na-fry natin. Ngayon, itatabi muna natin siya para mamaya yan yung ating pinaka-toppings. So, dito muna siya. At isusunod na natin itong ating belly. Hindi mo siya lahat ilalagay, guys, ha? Pa-ilan-ilan lang muna. Ating belly. Para siyang magiging chicharon, guys. Kaya, so crunchy siya. Ganyan lang yung ating gagawin. Kaya sabi ko sa inyo, guys, delete din yung ating belly kanina na mahahaba. Kaya okay lang kung huwag nyo na siyang gupitin. So, ganyan lang. Hihintay lang natin siyang maging crispy. Tapos, i-ano natin siya, hahanguin. So, pag nakita nyo na nag-brown na siya ng ganyan at hindi pa siya malutong, okay lang siya, guys. Hahanguin nyo na siya ulit muna. Kasi yan, mamaya, ibabalik natin siya ulit. So, kailangan naka-drain. So, ganyan magiging itsura niya. Diyan ko siya nilagay muna dahil meron pa tayo ditong second batch. Ganito yung style niya, guys. Ito nga, oh. Medyo crunchy na to. Ayan, kung makikita nyo, crunchy na siya. Pero mamaya, mas lalong ka-crunchy yan pag binalik natin ng second round sa ating kawali. Ayan siya, guys. Ang bango. Ito yung ating second batch na. So, madali na siya mag-brown kasi mainit na mainit na yung mantika. Pwede na natin siyang tanggalin ulit dito sa ating kawali dahil nag-brown na siya. So, ang gagawin lang natin, guys, dito sa kawali na to, medyo kukunin lang natin yung mga ganyan, yung mga nahulog. Tapos, gagamitin ulit natin yung same na mantika din yung ating gagamitin.
So, ito na lahat guys, yung aking belly na slices na pinakita ko sa inyo kanina. Ganito na yung kanyang itsura. Ihuhulog ulit natin itong ating pork na naprito na kanina. So, ibabalik lang natin ulit siya dyan. At ipiprito pa rin natin ulit siya ng mga ilang minuto. Para mas lalo pa siya maging crispy. So, hindi nyo muna siya kailangan haluin ng haluin. Hayaan mo lang siyang kumulo ng kumulo sa mantika. Ito na guys. Luto na to. Ganyan talaga guys ha. Magiging brown yan. Dahil syempre, niluluto natin siya sa mantika. Para maging crunchy. Pwede na yan. At pwede nyo na rin patayin yung inyong stove. At hahanguin na natin ito sa ating kawali. Bango! Guys, ito na yung ating crispy garlic pork belly strips. So, ayan siya. Ang bango niya. Amoy bawang na bawang talaga. At kung makikita nyo ito, ayan. Sobrang crunchy niya, guys. Ang bango. So, ayan. Ganyan lang kadali maggawa ng crispy garlic pork belly slices. So guys, ito na. Tapos na akong magluto nitong aking crispy pork garlic na belly strips. So, sobrang dali lang niya, diba? Pwede niyo siyang gayahin at hindi masyadong maraming ingredients at sobrang sarap pa niya dahil dun sa bawang na amoy mo pag niluluto mo. Tikman natin siya, guys. At ito. Ayan, oh. At ito, sobrang crispy pa niya. Masarap siya guys. So, titikman ko para sa inyo. Kung narinig nyo, crunching crunchy, diba? Ang sarap ng bawang niya. Sobrang sarap. Hindi siya maalat dahil tama lang yung nilagay kong tiplang asin at saka yung pinaka light soy sauce. Light soy sauce yung gagamitin nyo guys para hindi siya masyadong mangitim. Dahil pag dark soy sauce, sobrang itim naman na niya. Sarap niya, crunchy. Tapos guys, meron kayong sausawan na kung ano yung paborito nyong sausawan, pwedeng-pwede dito. Ang sarap niya. Narinig niyo ba yung crunchy niya? Ito guys, tignan niyo. Marinig niyo yung pinaka-crunchy niya. Diba? Sarap. So, sana naman guys, nagustuhan nyo ang shinare ko ngayon dito sa aking kusina at napakadali lang naman yung aking niluto ngayon. Maraming salamat sa panonood at kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo lang lagi ang red button para lagi ka nanonotify sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys! See you next time! Bye-bye! I did a lot of